Magandang umaga po sa bawat isa. Mapagpalang umaga po sa bawat isa po sa atin sa umaga po na ito. Tunay po na ating Diyos ay mabuti, wala po siyang katulad at kabutihan po niya palagi ay nararanasan po natin. At bago po tayo magsimula sa devotion po natin, tayo po ay maglambing sa Panginoon, awitan po natin siya. Isang pagkapatunay lamang po palagi na kailangan natin purihin ng Panginoon at awitan dahil yung kanya pong kabutihan ay hindi po nagbabago sa bawat isa po sa atin. At yung kanyang pag-ibig din ay ganun po. Ano? Kaya lambingin po natin ang Panginoon sa pamamagitan po ng awitin po na ito. Goodness of God. I love you, Lord. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that you wake up, led me through the fire. In the darkest night, you have rose like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend. Oh, I will sing the goodness of have been faithful. So my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Misa mo po sa simula. Your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Life, you have been faithful. So my life, you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life. Have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. So for all my life you have been faithful. Yes, Lord, tapat kayo, Panginoon. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of
Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Tinataas namin ang pangalan po ninyo, Panginoon. Hallelujah. 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 Purihin kayo, Panginoon. Hallelujah. Salamat po sa inyo, O Diyos. Yung moment pa lang, Panginoon, na maimulat namin yung aming mga mata kada umaga, isang pagkapatunay na, Panginoon, na kami inyong nakikita, kami minamahal ninyo, at kami patuloy niyong binibigyan ng mga regalong katulad nito, Panginoon. Kaya naman, nagpapasalamat kami kahit sa dami-dami ng mga pagsubok namin sa buhay, Panginoon. Hindi namin maramdaman na iniwan niyo kami, Panginoon, dahil palagi namin kayong kasama. Palagi namin nararanasan ang pag-ibig po ninyo, Panginoon, na hindi nagbabago. Hallelujah. Father God, for this morning, Panginoon, lumalapit po kami sa inyo. Ingatan ninyo kami at nais namin masimula ng umaga po na ito na mayroong inyong salita, na mayroong pagpapala nagmumula po sa inyo. Kaya naman, i-bless po ninyo bawat isa sa amin. Maging maganda po at bukas ang aming puso sa pagtanggap ng inyong salita. Sa pangalan ni Jesus, amen. Babahagi po ng salita ng Panginoon sa atin si Pastora Juliet Cervantes. Amen. Sa mapagpalang umaga po sa bawat isa na nanood ng pag-aaralan ng salita ng Diyos sa mga oras na to, tayo po ay manalangin bago po tayo magpatuloy. Hallelujah. Purihin kayo, Panginoon, sa umaga na to, O Diyos. Tunay na napakabuti nyo nga po sa buhay namin, Panginoon, sapagkat patuloy ka namin nararanasan, Panginoon. Yung buhay kalakasan, maraming salamat, Panginoon, na pinahiram mo sa amin, O Diyos. At sa umaga na ito, Panginoon, ay bigyan nyo nga po kami, Panginoon, na karunungan nagmumula sa iyo. Malawak na pangunawa, Panginoon, upang ang mga salita mong pagbubulayan namin, Panginoon, ay maunawaan po namin. Lord, anumang gawa ng kaaway, ay huwag niyo pong pahintulutan makakilos, Panginoon, sa mga kalagitna, sa aming kalagitnaan. Pagkos, Panginoon, maranasan namin, Panginoon, ang presensya niyo, O Diyos. Hallelujah. Lord, maraming maraming salamat. Ito po aming dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Makibukas nga po kayo sa akin sa aklat po ng Mateo chapter 26 verse 41. So ganito po ang sinasabi, magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso, ang espiritu ay nakahanda ngunit ang laman ay mahina. Ang title po natin ay bilang mananampalataya, paano ba natin maiiwasan ang mga gawa ng kaaway? O paano ba natin maiiwasan ang tukso? Sapagkat bilang mananampalataya o bilang mga tagasunod ni Kristo, ang tukso po ay napakalapit po sa atin. Amen. Mainit po ang mata ni Satan sa atin. 24/7 po siyang nakabantay. Bakit po? Sapagkat simula nang tayo makakilala sa Panginoon, ay galit na po yan. Dahil ayaw niya na mapunta tayo sa ating Panginoon. Kaya gumagawa siya ng paraan sa pamamagitan po ng tukso para makuha niya tayo sa ating Panginoon. Amen. Ano po ba ang temptation or ano po ba ang ibig sabihin ng tukso? Sa dictionary po, ganito po ang ibig sabihin. Ito po ay the desire to do something, especially something to worry or unwise. At sa Bible dictionary naman po, ito po ang sinasabi. Invitation to sin or paanyaya sa kasalanan. Ito yung sitwasyon na gusto mong gawin ang isang bagay na alam mo namang mali at maaaring ito'y maging kasalanan. Amen. Halimbawa na lamang nagda-diet ka and at the same time meron kang sakit na diabetic at bawal sa'yo ang chocolate. And then biglang may nagbigay sa'yo ng chocolate. Siyempre, sarap na sarap pa dito dahil una-una favorite mo ito. Ano po? So dito na po papasok yung temptation. Ito yung magtutulak sa iyo na kainin mo yung chocolate na to bagamat alam mong bawal sa iyo dahil nagda-diet ka at may sakit ka pa nga ng diabetic. Ganito po yung ginagawa ng kaaway. Ang madalas na dahilan kaya napapahamak ang isang tao ay dahil po sa tukso, di po ba? Kaya siya nadatapa at nagkakamali ay dahil nagpapadala ka sa tukso.
Ang tukso po ay hindi nagpapakita yan sa magandang sitwasyon, sa magandang anyo o sa magandang paraan. Sa halip laging maganda at kaaya-aya ang kanyang anyo. Amen. Ito po ay hindi nagpapakita sa pangit na anyo na paraan. Lagi pong maganda at kaaya-aya ang anyo. Kung pangit ang ipapakita ng tukso, syempre, wala na pong maakip o mabibigtama si Satan. Dahil sa magandang anyo, pinapakita ng tukso, marami po ang naakip. Marami po ang natutukso. Amen. Ang tukso po ay maaring magpakita sa paraan po ng salapi, sa paraan po ng kayamanan, sa paraan po ng katanyagan, kapangyarihan at katungkulan. At maging sa literal na magandang hitsura para mapansin at tuluyang mahulog sa kasalanan ang taong inaakit. Kaya mabuting suriin po natin yung ating mga nasa harapan na dumarating kung ito ba ay makakabuti, kung ito ba ay tukso o hindi. Ang tukso po ay hindi yung kasalanan. Nagiging kasalanan lamang po yan kapag tayo po ay nagpapadala sa bagay na to, kapag tayo po ay nahuhulog sa bagay na ito. In fact, si Jesus nga po ay tinukso din ni Satan, di po ba? Pero nakita naman po natin doon na hindi po nagtagumpay si Satan. Mayroon at mayroon pong temptation na mangyayari po sa ating buhay at maaaring dumaan ka na riyan sa matinding temptation. Maaring napagtagumpayan mo yan or maaring nahulog ka na sa bagay na yan. Amen? Sapagat sa aklat po ng Genesis, mababasa po natin dito, ang unang taong nahulog po sa tukso ay si Eva at si Adan po, di po ba? At ang nagtempo sa kanila ay si Satan, na siyang nagtempt din po kay Jesus, na siyang nagtetempt din po sa atin. Dahil wala naman pong ibang nagtetempt dito sa mundo kung hindi si Satan lamang po, di po ba? So mayroon pong ginagawang paraan si Satan para po tayo ay mahulog sa tukso or sa temptation. Ito po yung ginamit niya kay Eva at Adan, ginamit niya kay Jesus, at hindi yung ginagamit po niya sa atin. Una po yung lust of the eyes, lust of the flesh, and pride. Makita po natin ito sa 1 John chapter 2, verse 16. Ganito po ang sinasabi, ang lahat ng nasa sanlibutan, ang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamalaki sa buhay na ito ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Ang sanlibutan po ay si Satan. At lahat po ng pagnanasa na iyan ay hindi mula sa Panginoon. Ito po ay nagmumula kay Satan. Gagamitin ni Satan ang tatlong bagay na to para po tayo ay mahulog sa temptation. Pag-aralan po natin yung tatlong bagay na to na ginagamit pong paraan ni Satan. Una po, sabi ko kanina, lust of the eyes. Ito yung pagnanasa sa mata. Sa Genesis chapter 3, verse 6, ganito po ang sinasabi, ang punong kahoy ay napakaganda sa paningin ng babae at sa palagay niya masarap ang bunga nito. Sabi po dito, napakaganda sa paningin. Yung punong kahoy daw ay napakaganda sa paningin, yung bunga ng punong kahoy. So nabighani siya doon sa ganda ng prutas. Ito yung ginamit ni Satan na patibong para mahulog yung tao sa kasalanan. Iyan din ang ginawa ni Satan kay Jesus nung ito'y tuksohin niya sa ilang. Sabi niya doon, ipinakita niya kay Jesus ang buong kaharian dito sa mundo at sinabi niya na kapag sumamba si Jesus sa kanya ay ibibigay niya ang lahat ng ito. Sa Matthew chapter 4 verse 8, sabi po doon, pagkatapos dinala siya ng Diablo sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa daigdig at karangian ng mga tao. Sabi po dito, ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa daigdig at ang lahat ng karangian ng mga ito. So ganito po yung ginawa ni Satan kay Jesus. Ipinakita muna niya ang kagandahan sa mundo at ganun din yung ginawa ni Satan sa atin. Ipapakita muna niya yung lahat ng magaganda sa ating paningin, masarap sa paningin o okay sa paningin. Pero tandaan po natin, may patibong pong ginagawa si Satan. Hindi ko mo maganda sa paningin, masarap sa paningin, okay sa paningin, ay tama po. Amen? Ganyan po yung ginawa niya kay Eva at kay Adan. Akala ni Eva at ni Adan, masarap ito. Akala nila okay ito. Akala nila maganda. Pero hindi nila alam, yun yung magpapahamak sa kanila. Amen?
Yun po'y tinatawag nating lust of the eyes. Ipapakita sa atin ni Satan ang lahat ng kagandahan na ang sa dulo ay kapahamakan. Ngayon dumako naman po tayo dun sa lust of the flesh. Ito yung pagnanasa sa laman. Ito naman po yung hinahanap ng ating katawan kung saan po tayo masasatisfy, kung saan magiging okay yung ating katawan. Pansinin po natin na makita ni Eva at Adan yung pruta, sabi nila mukhang masarap ito. Sabi nila mukhang okay ito. So dito na papasok yung lust of the flesh. Yung mukhang nasasatisfy sila sa pagkain, kung titikan lang kakainin. Ganito po ang gagawin ni Satan, na maipapakita siya sa atin na masasatisfy po yung ating katawan. Maging kay Jesus ay ginamit din po niya ito. Makikita po natin ito sa Mateo chapter 4, verse 2 and 3. Sabi po dito, siya'y nag-ayuno sa loob ng 40 araw at 40 gabi, kaya siya'y nagutom. Dumating ang Diablo at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo nga tinapay ang mga batong ito. Alam ni Satan na gutom si Jesus sapagkat si Jesus po ay kagagaling lamang mag-ayuno ng mga time na yon. So ano nga ba makakapag-satisfy po sa ating kapag tayo po ay nagugutom? Siyempre po pagkain, ano po? So nakita ni Satan na kailangan ng Panginoon ni Jesus ang food. Kaya ginamit niya ito para tuksuhin si Jesus ang gawing tinapay ang bato. At siyempre po, hindi siya nagtagumpay kay Jesus. Kapag sinabi po natin, last of the flesh, ano yung ginugusto ng katawan natin? San ba tayo nasasatisfy? San ba tayo nasasarapan? Pwedeng sa pagkain, di po ba? At hindi lamang po yun. Maging sa ating sexual gratification ay nasasatisfy din po ang ating laman. Usually, marami pong nahuhulog po sa sex, di po ba? Again, ang sex po ay hindi po yung kasalanan. Nagiging kasalanan lamang po yan kapag ginamit mo sa mali. Tulad na lamang na kapag ikay may asawa na, and then nakikipag-sex ka pa sa iba. Tulad na rin nung ikay wala pang asawa at ginagawa mo na rin ito. Kaya po yan nagiging kasalanan. Ito ay gagamitin ni Satan dahil marami ang nasasatisfy sa pamagitan po nito. Huwag po nating hayaang mahulog po tayo sa kasalanan sa pamagitan po ng laman natin. And then, ang pangatlo pong paraan na ginagamit po ni Satan para po tayo mahulog sa temptation ay ang pride o pagmamalaki sa buhay. Sa Genesis chapter 3, verse 5, sinabi po doon, sinabi lang iyan ng Diyos sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga niyon ay makakaunawa kayo. Kayo'y magiging parang Diyos at malalaman ninyo ang mabuti at masama. So dito na papasok yung tinatawag natin pagmamalaki sa buhay or pride. Bagamat hindi pa nangyayari, ay sinasabi na ni Satan sa iyo na halimbawa itong kay Eva at kay Adan, di po ba? Na kapag kinain nila yung prutas na iyon, ay magiging katulad sila ni Jesus. Siyempre, naisip nila magiging Diyos din sila. So magiging makapangyarihan din sila. So magiging katulad nila ang ating Panginoon. So kaya sila'y nahulog sa temptation na yon. Sa Matthew chapter 4 verse 9, sinabi ng Diablo sa kanya, ibibigay ko sa iyo ang lahat na ito kung magpapatira pa ka at sasamba ka sa akin. Ito rin yung ginamit ni Satan kay Jesus. Siyempre po, mapapaisip ka na kapag sinamba mo si Jesus, ay mapapasayo yung lahat dito sa mundo. Siyempre, yun ang iisipin mo, di po ba? Ito yung pride na tinatawag. Kapalit ng buhay mo ang pagsamba mo kay Jesus. Yan yung ginawa ni Satan kay Jesus po, pero hindi siya nagtagumpay. Amen. And then dumako po tayo dun sa paraan kung paano natin maiiwasan yung tukso. Ano ba yung mga dapat nating gawin? Bilang mananampalataya at bilang tagasunod ni Kristo, ano ba yung mga dapat nating gawin para maiwasan natin ang tukso? Sabi ko nga kangina, ay napakainit po ng mata ni Satan po sa atin simula nang iniwan po natin siya. Una po, gayahin po natin si Jesus.
Ano pong sinasabi ng Panginoon kapag siya po ay tinutukso ni Satan? Lagi po niyang sinasabi na, it is written, nasusulat. Yun po yung kanyang ginagawa. Every time na siya ay tinutukso ni Satan. Sabi po dun sa Matthew chapter 4, verse 4, ito po yung time na sinabi ni Satan na gawin mong tinapay ang mga bato. Sabi po dun, pagkatapos naman, nung dinala niya si Satan dun sa mataas na templo at sinabi niya, magpatihulog ka at sasapuhin ka ng mga anghel at di ka maano o hindi ka mapapahamak. Ito naman ang sinabi ni Jesus sa Matthew chapter 4, verse 7. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat din naman, huwag mong susubukan ang Panginoon mong Diyos. So, nakakalagay po dito, nasusulat din naman. At ganun din po yung sinabi ng Panginoon nung inoperan siya ni Jesus, na sabi niya, mapapasayo itong buong mundo kung sasamba ka sa akin. Ano po ang sagot ni Jesus sa Matthew chapter 4, verse 10? Kaya't sumagot si Jesus, lumayas ka, Satanas, sapagkat na nasusulat. Ito na naman po, nasusulat, ang sabi po niya dito. Ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sambahin at siya lamang ang dapat mong paglingkuran. So makita po natin dito, every time na tinutukso po ni Satan sa Jesus, ay lagi po niya binabanggit ang nasusulat. Kung ano po yung nakasulat sa salita ng Diyos. Magbasa po tayo ng Biblia sapagkat napakahalaga po nito. Ito po yung sandata natin sa anumang ginagawa ng kaaway sa buhay po natin. Alam niyo po, every time na nagbabasa po tayo ng Bible, ano po ang nangyayari? Sabi po dun sa Matthew chapter 4, verse 11, iniiwan siya ng Diablo. So every time na nagbabasa to, nakikita po ni Satan na nagbabasa po tayo ng Bible, iniiwan po tayo ng Diablo. Lumalayas po siya. Kaya kung gusto mo lumayas si Satan sa iyo, ay magbasa ka po ng Biblia. Amen? At number two po na paraan para maiwasan natin yung tukso ay hanapin mo ang iyong kahinaan. Ano ba yung kahinaan mo? Ito yung pagtuunan mo ng pansin sapagkat si Satan nakafocus yan kung saan po tayo mahina. Doon niya tayo tinutukso sa paraan na kung saan tayo mahina. So, i-work out po natin yung sitwasyon na kung saan po tayo mahina para si Satan ay hindi po makapasok doon sa sitwasyon po na yun. Sapagkat yun po yung inaabangan niya sa buhay po natin. And then number three po ay mag-focus po tayo sa ating Panginoon. Looking unto Jesus. Hindi na natin kinakailangan lumingon sa ating kaliwat kanan. Sapagkat kapag tayo po ay lumingon pa sa ating kaliwat kanan, ay marahil baka po tayo ay maligaw ng landas. Marahil na baka makapasok si Satan sa buhay po natin. And number four na paraan para po maiwasan natin ang tukso ay alamin mo yung technique ni Satan. Alamin mo yung kanyang paraan. Ano ba yung mga ginagamit niya? Halimbawa na lamang sa sport, saan ba malakas ito o saan ba mahina yung iyong kalaban? Di po ba kanina mayroon po tatlong technique na ginamit po si Satan para po tayong matukso? Ito po yung lust of the eyes, lust of the flesh, and then yung pride. Kailangan alam po natin ito. Amen? And then number five po ay takbuhan mo yung tukso. Sabi nga, huwag mong lapitan, huwag mong titigan, layuan mo yung tukso. Sapagkat kapag tinitigan mo to ay malamang na baka mahulog ka sa temptation na to. Sapagkat tingnan po natin si Joseph the Dreamer sa Genesis 39 verse 11-12, sabi po dito, isang araw, pumasok si Jose sa bahay para magtrabaho. Nagkataon na wala kahit isang alipin sa loob ng bahay. Hinawakan siya sa damit ng asawa ng amo niya at sinabi, sipingan mo ako, pero tumakbong palabas sa bahay si Jose at naiwan ang damit panlabas niya na hawak ng babae. So nabasa po natin dito na tinakbuhan ni Joseph yung tukso. So hindi natin kinakailangan lapitan. Kailangan layuan po natin yung tukso. Sapagkat kapag ito yung ating nilapitan, marahil ay baka po tayo mahulog. And then number six po, magpaka-busy ka. Maging busy ka sa maraming bagay, lalo na sa mga gawain patungkol po sa ating Panginoon. Amen? Sa mga panalangin, sa Bible study, sa mga
activities sa church, maging busy ka para ang kaaway ay hindi makapasok sa buhay mo. Amen. At sa 2 Samuel chapter 11 verse 12, sabi po dito, isang hapon, pagkagising ni David, umakyat siya sa bubunga ng palasyo at naglakad-lakad. Mula roon, may natanaw siyang isang babaeng naliligo. Napakaganda ng babae. Ipinagtanong niya kung sino iyon. Sinabi sa kanya na iyon ay si Bathsheba dahil sa wala siyang ginagawa kung kaya't nakita niya si Bathsheba na naliligo. Dito po makita po natin na si Samuel, noong time na yon ay wala po siyang ginagawa. Dahil sa wala siyang ginagawa, ay nakita niya si Bathsheba na naliligo. So, natukso siya. Sapagkat hindi siya busy. Hindi siya busy sa maraming bagay. So, natukso siya kay Bathsheba. And number 7 po ay matutong tumanggi. Sabi nga, learn to say no, lalo na kapag ito'y hindi makakabuti sa'yo. Lalo na kung ito'y mapapahamak ka na. Hindi naman masama kung tatanggi ka. E, lalo na sa mga barkada kapag inaya ka sa mga kasiyahan na alam mo namang hindi ito makakabuti sa'yo, tumanggi ka. So, hindi nakakahiya na ikay tatanggi. And then number 8 po ay may consequence. Lahat ng bagay na ginagawa po natin, lagi natin isipin na mayroon pong consequence ito para maiwasan po natin gumawa ng tukso. Lagi po nating tandaan ano ba'y magiging parusa mo. Lagi ka may parusa every time na gagawa ka o every time na mahulog ka sa patibong ni Satan. And number 9, ang last po ay manalangin po tayo palagi. Lagi po tayo makapagniig sa ating Panginoon. Lagi po tayong tumulog sa Kanya every time, every minute, lalo na lahat. Mag-set po lagi tayo ng oras, kahit saan dako, manalangin po tayo. Kung maging sasakyan, sapagkat ang tukso nga po ay laging nariyan, laging katabi natin yan, sapagkat si Satan ay nakabantay po yan 24/7 po sa atin. Sapagkat galit nga po yan simula nung tayo po ay mapunta sa ating Panginoon. Simula na makilala natin ang ating Panginoon. Gagawa at gagawa siya ng paraan para makuha kanyang muli, maibalik kanya sa kanya. Kaya para maiwasan natin yung bagay na to, para maiwasan natin na makuha muli tayo ni Satan sa ating Panginoon, ay lagi po tayong manalangin. Amen. Yan po yung siyam na paraan kung paano tayo makakaiwas po sa tukso. Amen. Tayo po ay humukod at tayo po ay manalangin. Hallelujah. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa mga oras na to, O Diyos. At minsan pa, Panginoon, tinuruan mo kami, Panginoon. Hallelujah. Sa pamagitan po ng kung paano kami makakaiwas, Panginoon, sa mga anumang gawa ng kaaway sa buhay po namin. Lord, tulungan mo kami, Panginoon, na mapagtagumpayan namin, Panginoon, ang anumang bagay na nais gawin ni Satan sa buhay po namin, Panginoon. Hallelujah. Lord, tulungan mo rin kami, Panginoon, na hindi kami makagawa ng mga bagay na hindi nakakalugod sa inyo, O Diyos. Hallelujah. Lord, maraming po salamat. Salamat din, Panginoon, sa iyong mga anak na nakapakinig sa mga oras na to, Panginoon. Patuloy niyo nga po kaming samahan, Panginoon, sa mga oras pa na gagawin namin na dating sa aming mga buhay, Panginoon. Dalangin din po namin, Panginoon, na muli, Panginoon, ay makapakinig kami sa iyo ng mga salita niyo, Panginoon, na siya nagbibigay kalakasan sa buhay po namin, na siya nakakatulong sa amin para makaiwas po kami sa anumang gawa ng kaaway. Lord, maraming salamat po, Ama. Ito po aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Tapos na po yung ating gawain. Tapos na po yung ating devotion.